Hi, I'm Emman. I'm a content creator and a filmmaker. Nagsimula akong gumawa ng mga videos noong 10. Noong una, syempre, as a hobby lang. Pero alam ko na, noon pa lang, gusto ko nang pumasok sa isang production. At ayun, nagkatotoo after ko graduate ng high school. So year 2015, na-introduce ako sa wedding industry. Dito, natutunan ko mag-SDE and mag-videographer sa mga kasal at debut. So ayun, as I was living the dream, fast forward sa year 2016, doon na ako nag-decide na mag-full-time sa YouTube. At dito sa YouTube, ang tanging pinakakailangan mo is consistency. Wait, oh, bakit di na ako yun nasa background? Si Mimi yan yan eh. Ayan na. Mabalik ta- Talaga naman solid. Sa totoo lang, di ko talaga alam kung paano ko ito sasabihin sa inyo. Kung pa kahit paano magsimula magsalita ngayon. Pero pakiramdam ko kasi meron akong utang na explanation sa mga tao na kasubaybay sa akin ngayon. At hindi ako, kailangan malaman nyo rin talaga ito. Okay lang kung magsimula ulit tayo sa umpisa. Para na rin sa mga bago lang dito sa channel natin, tsaka sa mga napadaan lang, kung meron man. At lahat ng to, ginawa ko dito sa platform na to ng halos 9 na taon. Galing, no? Dito ko na sa YouTube nakita yung kwenta ko sa pamamagitan ng mga kwento ko. Hindi ko lang may paramdam sa inyo kung gano'n ako natutuwa na nandyan pa rin kayo. At syempre, naging bahagi kayo doon. Nasaksiyon nyo lahat mula sa pinakababa hanggang sa kung nasan tayo ngayon. Masamahan na nabuo. Lahat yun. Kasabay ng mga experience. Lahat yun. Lubos kong pinagpapasalamat. Patuloy lang natin hanapin kung saan tayo sasaya para at least, di ba, yung mga nangyayari. Happy New Year! Happy New Year! I love you, Nina. I love you. Thank you. Kaya na 1 million subscriber pa! On the way! 1 million pa rin! At para sa lahat ng yun, maraming salamat. Pasensya kung ngayon lang ako nagkaroon ng chance na magpasalamat sa inyo. At ito na nga, kasabay nitong balita na sasabihin ko sa inyo. Ngayon taon, dumating na rin yung pinakamatinding laban na kakaharapin ko. Siguro hindi lahat sa inyo alam to, pero kasabay ng paghataw ko dito sa internet, yung madalas na pagka-admit ko sa ospital. So nung kinuha na ng samples yung bone marrow ko, ayun, lumabas kahapon sa results na meron akong acute myeloid leukemia. Meron akong cancer. Ito na yung pinakamatindi na laban na kakaharapin ko. At sinasabi ko sa inyo ngayon, lahat ginagawa ko para manatiling matibay, maging handa, at tigit sa lahat, maging malakas. Kasi kailangan eh. Tsaka kasama ko lahat ng mga tao sa paligid ko na ganun din sila. Siyempre kayo, kasama kayo. Meron kasing dumating. Dito na siya. Ito. Sabi ko sa sarili, paglabas ko ng ospital, bubuksan ko lang to kapag malakas na ako. Let's go! Unboxing time! Dahan ba siya, Bay? So, makita ko. Tutay. Ang laki. Congratulations on your subscriber milestone. Thank you, Rick, for handling my package very carefully and very fast. Thank you rin, Susan Mojiki, the CEO of YouTube. Sabi dito, you've amazed us. Keep
keep daring, keep dreaming big, and keep creating. You're the inspiration for everything we do. Thank you for that. I'll continue to be an inspiration. Isang linggo na rin makalipas ng i-upload ko yung video, no? After nun, ang ginawa namin is naghanap na kami ng doktor na magsa-second opinion. And ngayon, nakahanap na kami pati ng hospital na mapag-a-admitan. Hey guys, gusto ko lang kayo update. Pasensya kung ganito lang yung galaw ko ngayon kasi medyo masakit pa rin to swear ko. Tsaka hindi ko siya pwede masyadong galawin kasi matagal na nga siya nakatuhurok dyan. So baka daw pumutok yung ugat na. So anyways, ngayong araw ay special dahil finally, no? Finally. Unang-una, kaya ako nag-vlog ngayon, gusto ko lang kayo i-update para at least makita niyo ako bago ako mag-chemo. Dahil pag nagsimula na yung chemo, ano daw yun, madugo ang labanan? Hindi mo madugo, pero I mean, yun na yung simula nung talagang laban natin dito, no? Kumbaga, lahat ng paghahanda. Kasi yun nga, lahat ng tumulong, lahat ng nagdasal, lahat ng kaibigang nag-message, lahat yung dala-dala ko ngayon dito para sa laban. So, medyo alam na natin kung ano yung pwedeng mangyari. Dahil dun, maraming salamat. Tsaka isa pa, gusto ko lang din i-address yung video na ginawa natin nung nakaraan. Grabe. Ewan ko, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na ganun karami yung suporta na natanggap natin. Alam siguro nung iba na first time lang mangyari yung ganun sa channel ko. Well, yun. Sa mga hindi nakakaalam, first time lang nangyari yung ganun sa channel. Karami yung pagmamahal, ganun karami yung suporta. Ultimo, kahit yung mga hindi naman nanonood ng videos ko, napakomment sila. So, ayun. Dahil dun, maraming salamat. Maraming salamat din sa mga nagbibigay ng mga mensahe nila dun sa email na ginawa namin. Anyways, wala eh. Mahirap talaga ngayon. Mahirap ang sistema. Kahit yung pag-admit namin dito, ilang oras kami inabot. Sobrang thankful ko na lang din at nandito na ako ngayon sa loob ng kwarto na to. Dahil di nyo lang alam yung pinagdaanan namin, sobrang hirap talaga. Kaya ngayon, sobrang special nitong vlog na to kasi nga, ngayon ko lang din kayo mapapasalamatan ng sobrang laking tulong talaga guys kasi ngayon pa lang hindi ko na alam kung saan ko kukunin yung mga pambahid ng bills dito dahil talaga malaki. Ngayon pala sinasabi ko sa inyo isang linggo. Promise. Hindi ko na sasabihin yung amount pero talaga anyways, sa mga hindi nakakalam, good news to para sa amin lahat dahil syempre, finally masisimulan na yung medication. Tsaka itong initial chemo namin magre-run down ng 7 days. Kung hindi bababa yung dugo ko, pwede akong makauwi para makapagpahinga. Pero kung bababa siya, tambay tayo dito. Kaya yun, dun ko kakailanganin nung blood transfusion na tinatawag. So yun, so sasalinan daw ako ng dugo pag talaga kinakailangan na. Tsaka isa rin sa mga inaalam namin ngayon, isa rin sa mga test na nagawa ko na is titignan yung pagtingin nila kung candidate ba ako sa bone marrow transplant. So yung resulta nun lalabas siguro ilang araw mula ngayon. Ilang mga update sa ngayon. Sorry pala magpasalamat, eto pala munti ko na makalimutan. Yung teka lang, 11 million views na sa YouTube. Kumakapalakpak lang ako kayo, papalakpak. Ayan, mo. Thank you. Sige. Isa pa, meron pa. Dito alam ba, may papalakpakan ka pa. Yung Spotify natin, yung teka lang din doon, 10 million streams na. Grabe, napakatindi. Tapos, meron pa? Wala, yun lang yung mga magagandang balita. Makakapag-chemo na si Emman. Makakapag-chemo na ako kung sakali. Oo. Oo, kasi nabili na namin yung gamot. Claim it. Okay. Tapos ayun pala, speaking of mga kanta, sa mga hindi nakakaalam, yung dalawang kanta na yun. Yun yung mga nagawa ko nung naka-self-quarantine ako dahil akala kong COVID siya sa isang kwarto. So ngayon, hindi na bago sa akin yung mga paggawa-gawa ng kanta habang nakakulong. Susubukan kong gumawa ng kanta ngayon. Kasi dito na rin lahat ng mga equipments ko ngayon, pinadala ko na kaila Daddy Louie. Susubukan ko, hindi ko sinisigurado, pero susubukan ko na makagawa ng kanta pa. Kahit isa dito sa hospital. Sana marinig nyo yun. Hopefully, matapos ko siya. Anyways, ayun lang. Yun lang ang mga balita. Maraming salamat sa panonood. Pagpasensya nyo na. Ngayon lang ako gumawa ng vlog na ganito na wala talagang galawan. Kaya pinipilit ko kahit ito eh. Kahit yun, gumagalaw-galaw na ganyan para at least gumagalaw siya. Anyways, sana natapos nyo ito ngayon. Kung natapos nyo ito ngayon, maraming salamat. At kita-kita tayo sa susunod. Thank you. Peace! So ayun guys.
Ito na nga yung sinasabi ko kanina. Nag-start na yung chemotherapy ko kanina madaling araw. And yun, meron pa rin siya, tuloy-tuloy pa rin. And yun. So ayun mga man, konting update lang. Tapos na nga po yung first cycle ng aking chemotherapy. 7 days nag-run yun ng tuloy-tuloy. At ngayon ay mga ilang araw na rin nakalipas. Malang araw na ba? Ano natapos? Dalawa, no? Tatlo siguro. 2 weeks. Hindi, 3 araw baka tapos ng chemotherapy ko. So ngayon ay nasa stage ako, nasa phase ako ng recovery. Pero ngayon ay kita nyo naman, as you can see, medyo okay-okay na ako. At medyo nakapag-vlog na ako ng hawak ko. Tungala, nakakangalay talaga. At nakakahingal. So today. So ayun guys, naglagay kami ng newspaper para, yun, para dun kumalat yung buhok, hindi dun sa lapag. So ayun mga man, today, we officially decided na kalbuhin na to. Yun din yung sabi ng doktor eh, makakalbo at makakalbo rin talaga ako. At saka ngayon, unti-unti na siya nangyayari, lalagas na yung buhok ko. Eh, yung buhok ni Emman, kulot. Kaya mo lagi bulbul yung nandiyan. Ako naman magugupit sa'yo. Sa vlog mo pala. Diba? Ay, ako nagupit sa'yo ngayon sa vlog ko eh. Ikaw na ngayon talaga magkakalbo sa akin. Gagawin kita abutan. Ay, araw dito, boy. Pag wala ko lalagyan ng ano, ng araw dito. Baka umilo yung mata ko. Anyway. Ito na siya, nakalbo na ako finally. Medyo late na itong ginawa namin ito. Kumbaga ilang araw ko rin kasi tiniis na hindi ako kalbo. Ayun, akala ko dati kapag nagka-cancer ka, automatic na magiging kalbo ka once na na-chemo ka. So yun nga mga ka, siguro naguluhan kayo doon sa kapag i-explain ko na yun. Pero tulungan nyo na lang ako sa mga nakaka-gets, comment nyo na lang kung ano yun. Pero anyways, dumating na nga rin dito sila Daddy Louie, andyan na sila ngayon. Hello. At nakita na nila itong pagkakalbo ko. Bago pa man ako magpakalbo, sinabi ko na sa kanila na sinabi ko na yun, kasi so, magpapakalbo ako. Magpapakalbo siya, kaya. Sabi si Daddy Louie, hindi rin daw siya papayag. Hindi papayag. So, ito, mga book. Yeah. Alam niyo naman siguro kung gaano kalongir si Daddy Louie. Makikita niyo sa mga vlog niya at saka sa mga vlog natin dito. Ngayon, yung book niya na yung pinahaba niya daw ng 2 years. Ilang years na mahaba yun, no? Okay. Ayun, pinaputo natin para kay Emman, para may kasama niya, di ba? Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa pagsama pa rin sa akin dito sa sa biyahe na to. At yun lang. Hinihingal lang ako, men. Comment kayo sa baba kung bagay mo sa akin to. Kung bagay mo sa akin ang kalma. Okay ba, be? Okay lang ba? Chris Lawrence. Itagal ko na rin ina-imagine kung ano yung tsura ko kapag kalbo eh. Pero ngayon, ito na pala talaga siya. So comment down below kung mukha akong itlog. Alam ko na mukha akong itlog, pero yun. Thank you guys. You know, welcome back to my channel. Today, as you can see, medyo nagbabawas na kami ng gamit dito sa kwarto dahil makakauwi na ako. Nung last vlog, kung matatandaan nyo, ayun nga, sinabi ko sa inyo na napakabilis nga nung recovery process ko na ultimo yung doktor nagulat dahil, hindi mo siya nagulat pero parang kinongrats niya ako kasi nga yung case ko mabilis ang improvement. So ayun nga, hindi pa tapos ang gamutan pero hopefully matapos na no kasi yun nga bukod dun sa mga dugo pala na ginawa na kinuha sa akin ng mga sinalin sa akin kahapon meron din ginawa sa akin which is yung biopsy yun nga yung tinututurukin yung bone marrow mo. Basically yun lang ang mga update dito sa condition ko at nihiling ko lang ulit yung walang sawang dasal nyo no, maraming salamat sa lahat ng nagdasal at siguro ngayon ko siya pinakakailangan dahil yun nga sabi ng doktor na hilingin lang natin na mag 0% siya yung leukemia blast kung tawagin. Pag nag 0% siya, ibig sabihin nun pwede na akong mag-progress sa next step talaga which is yung mas matinding gamutan. No? So bago yun,
So wala muna magpasalamat ulit sa lahat ng mga mensahe na patuloy na binibigyan niyo sa akin. Hindi man ako nakakapag-reply minsan pero ayun, nababasa ko siya. Nakikita ko naman, nakita niyo naman siguro na nasisin ko siya paminsan-minsan. Hindi nga lang ako nagkakaroon ng oras para sumagot, pero paminsan-minsan nagpapasalamat din naman ako. So ngayon nga, ito sa vlog na to, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga nagbigay ng mensahe at patuloy na nagbibigay ng suporta para dito sa gamutan natin. So ayun nga, no, bago tayo magpaalam dito sa kwartong ito, gusto ko lang din magpasalamat sa mga nurses na nag-alaga sa akin dito. Syempre, isang buwan na hindi biro din. 2, 3. Ito pa. 2, 3. Yay! Okay. Thank you. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po. Kaya ko na po. Thank you po. Ingat po. Pinoy! Kay Pinoy! So guys, dito tayo ngayon sa bahay. Isa lang naman ang pinaka namimiss ko ngayon. Hindi ang mga dogs ko. So, first time nila ako makikita after 2 months. Let's go. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back sa akin dito sa bahay. No, siguro ito yung hindi nga to vlog eh. Actually, ito yung video ulit na makikita niyo nandito ako. Itong video na to, unexpected video lang to dahil meron din tayong unexpected news, no? Syempre sasabihin ko siya sa inyo kasi sinabi ko naman na isasama ko kayo dito sa biyahe na to. Tuesday na release ako sa ospital. And ngayong araw is Friday, ilang araw ba mga? Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Tatlong araw. Tatlong araw matapos yung initial na paglabas ko, nagkausap ulit kami ng doktor. Dahil, nag-consult ako sa kanya kasi kagabi, hindi maganda yung pakiramdam ko. Pero sa last vlog ko, kung hindi nyo pa napapanood, merong ginawa sa aking bone marrow biopsy. Yun yung aspiration na kung saan tutusukin yung bone marrow mo, tapos doon nila madedetermine kung may leukemia cells ka ba o kung ilan yung leukemia cells na nandun. Leukemia blasts. So, doon sa first time ko, doon nila nakita na meron akong AML. At doon din nila nakita kung ilang percentage ba yung leukemia blast ko, which is 80. Yun yung hindi pa ako nag-undergo sa gamutan. So, ngayong pangalawa ko, yun yung after chemo and after nung mga antibiotics na binigay sa akin. Nabi sa akin ng doktor na hindi nga siya nag-0%. Meron pa rin. So, yun yung binalita niya sa akin kanina. So, ano gagawin? Sinabi sa akin nung doktor kanina na ang next move daw is tatapangan yung gamot and hopefully this time gumana siya kasi nga mas intense na yung gagawin. This time hopefully gumana na siya and after nun stem cell transplant na. At yun, hopefully mag 0% siya. Kasi yun nga, yung mga cases na ganito nangyayari naman daw talaga. Lalo na kapag yun nga, hindi nag-response ng maganda yung katawan dun sa induction, sa first phase ng induction chemotherapy. Yung tawag ngayon dito sa akin sa gagawin ngayong second wave is re-induction. Hindi ko lang kung tama ako, search nyo lang. So yun yung phase na, yun nga, magta-try kami ng bagong gamot. And ayun, mas mataas naman yung chance niya na gumana siya kasi nga, mas mataas siyang dosage. Tsaka itong gamot na to, hindi available sa Pilipinas, no? Yung gamot na gagamitin sa akin sa Singapore lang daw available at direct na sinusupply sa St. Luke's QC. And isa yun sa mga bagong kaharapin natin dito sa journey na to. Medyo bago siya sa akin at saka medyo syempre, mas mabigat to, alam naman nating lahat. Pero, wag naman kayong mag-alala kasi kasabay din daw nung pagpasok ko doon, which is ang good news, mamimit ko na yung transplant team na kung saan kasabay nung chemo ko, titignan nila kung sino ba yung maging possible na donor ko doon sa stem cell transplant. Once na mag-zero percent yung leukemia blasts ko, diretso transplant na agad, which is yun na yung, hopefully, yun na yung cure dito sa sakit na to. Yun na yung sinasabi ko sa inyo yung mas mataas na phase, no? Yun na yung final stage, kumbaga. So, magandang balita rin, kahit papano kasi nga, mas mapapabilis,
Kasi nga sabay na mamimit ko na yung transplant team. And basta yung stem cell transplant na yun na yung pinakamatinding gagawin sa akin ano. Basta search nyo lang kung ano siya. At ayun, wala, hindi ako magsasawang paulit-ulitin sa inyo na patuloy nyo lang ako ipagdasal. At yun nga, sa ngayon, kailangan ko talaga ng tulong. Kaya rin ako nag-vlog ng ganito. Kailangan ko talaga ng tulong mula sa inyo, kahit kanino dyan, na kung baka meron kasing nakapanood dito na kayang tumulong o gustong tumulong, sakali lang din. Kasi nga, mahirap siyang gamutan. Hindi siya talaga biro yung gastusan. yun lang naman. Wala, hindi ako magsasawang hingin sa inyo to kasi kaya ako nga kayo sinasama dito eh. So ayun, pagpasensyahan niyo ako kung medyo paulit-ulit ako na ganito, no? At medyo napapadalas yung pagbo-vlog natin tungkol dito sa sakit ko. And ayun, hopefully, maging maganda yung resulta nito sa dulo. And yun. Yun lang. Maraming salamat.